Hi guys! Ngayon naman nagsishare ko sa inyo ang aking December favorite. So, ayan, konti lang siya kasi hindi naman ako masyado nag-makeup lately. Pero, ngayon magpa-practice na ako lagi mag-makeup and explore ko yung mga binibigay sa aking makeup. Lalo yung mga eyeshadow, ganyan. Kasi wala na, na-addict lang ako ngayon mag-explore sa mga eyeshadow nyan. Kasi dati feeling ko ang liit ng mata ko, hindi bagay para kung pag nag-makeup ako or nag-dark eyeshadow ako, feeling ko para kung panda na. Alam niyo yun, kasi hooded eyes ako eh, tingnan niyo. Sobrang, kung wala lang ako sigurong eyelash extension ngayon, grabe, as in, para siguro akong sinapak sa ano ko, sa makeup ko, pero anyway guys, expect na lang kayo na every week or every 2 weeks may mga bagong video na explore ko lang sa mga binibigay sa aking eyeshadow kasi wala lang, gusto ko lang din, ayoko lang din masayang yung mga binibigay sa akin, gusto ko rin gamitin. So, yun, and dito muna tayo, start muna tayo sa December favorites ko. Mag-start muna tayo sa mask. Twice a week ako nagmamask. Ito siya. Minsan, ito yung ginagamit ko, Aya White, 24 pesos and 50 cents. Binili ko to sa SM South Mall. Ay, white to me, whitening miracle. Maganda siya, guys, kasi ibababag mo muna siya sa face mo and then scrub mo siya. Makikita mo na, alam, parang nakakadaya siya kasi parang alam mo na may scrub. Pero, pag talagang in-scrub mo siya sa face mo and then after, nakakaputi talaga. Makikita mo rin talaga yung changes. And then, ito sa, isa to sa favorite ko na nakita ko lang sa Forever 21. Medyo pricey nga lang siya, 225. Para sa akin, pricey ah, kasi for the mask lang. Kasi sanay ako sa mask na 20 pesos lang sa eye white. Pero ito kasi 225 pesos. Ayan, pero worth it naman siya kasi ang ganda niya sa face. Talagang makikita mong yung face mo parang binabatak, ganun, and after, ang ganda, and sobrang smooth niya sa face. And tipid siyang gamitan kahit na ilang ml lang ba to. Hindi ko makita, guys, pero medyo, hindi siya ganun karamihan, pero tipid siya kasi konting lagay mo lang sa face mo. Sobrang okay na siya, guys. And then, sa foundation lately, ginagamit ko itong Mary Kay. Oops! Itong Mary Kay and CoverGirl. Kaya itong dalawa ina-alternate. Una-una kasi ito, hindi siya oily sa face mo. And ito, sakto lang sa skin tone ko. Nagbe-blend siya kapag tumatagal. So, unang apply mo, parang ang puti, pero hindi. Nagbe-blend siya pag tumatagal, lalo na pag napawisan ka na, inaset na siya ng powder. And then, next naman, sa lipstick, apat yung ginagamit ko lately kapag hindi ako nag-makeup. Alam niyo naman, namilig ako sa red lipstick, lalo kapag hindi ako naka-makeup. Ito yung gamit ko, L'Oreal Matte 330. Ayan. And then, yung Devil Matte na from Sweden to. Nakalagay Makeup Store Sweden. Teka, pakita ko lang sa inyo yung shade. So, yung super duper red. Ang ganda ng pagka-red niya. Ito naman, medyo dark na red pero ang ganda rin. Ayan. And then, kapag gusto ko lang na medyo pinkish na dark, kakolor siya nung sa L'Oreal na isa. Spellbound from CoverGirl. Ayan, reddish na may pinkish na may pagka-violet, something ganyan. And then, pag gusto ko lang naman na super light na eyes na ako, kasama ko si Heinz, ito lang gamit ko, Revlon Elusive 205. Ayan, kasi mahilig din ako sa mga pink and dark, pero mas gusto ko rin talaga mag-explore din ng mga different look talaga. As in, wala lang. Trip-trip lang ngayon. And then, gamit ko naman kapag bago ako mag-makeup since lately, magkakaroon naman ako ng monthly period. So, normal talaga na nagkakaroon ka ng mga pimples or kapag talagang sensitive skin mo, madali akong magkatiyawat, guys. So, kailangan ko talaga itong mix na to. Yung concealer nila, ang tawag dito is, wait lang. May tawag dito yung green shells bago mo nakalimutan ko na bago ka mag foundation. Basta alam niyo yun, guys. Yung NYX na yan. And then, ito naman sa eyeshadow ko. Sobrang maganda siya kasi nagsistay talaga siya. And ito from Essence pala, guys. Ginagamit ko siya bago ako mag-eyeshadow kasi nagsistay din. Nakakatulong din talaga siya mag-stay ng eyeshadow ko. Mabilis ko magsalita, guys. Hindi ko alam kung bakit. Pero sana naiintindihan nyo. And then, lately, yun nga, nasabi ko, gusto ko pag-uwi ni Heinz, mabango yung bahay. Kasi gusto kong, pangarap ko talaga yung magkaroon ng ano, yung pampabango sa bahay. Kaya lang, medyo pricey pa siya next time na yun. Ito muna, spray muna.
Mia Maison, na like ko to nadadaanan sa ATC. So sabi ko kay ate, ate ano ba yung best seller nyo? Pina-check niya sa akin yung lavender and yung fresh bamboo. Mas gusto ko to kasi nakaka-relax. And sabi ni ate, ito daw yung ginagamit sa Shangri-La Hotel. So, ayan, sobrang bango guys. Maliit lang siya. Bili ko dito is 120. Yung malaki na sa 300 plus. So, since tipid naman siya and gabi-gabi ko lang naman siya ginagamit bago matulog si Heinz. Kasi, nare-relax talaga si Heinz. Kasi, pag in-spray ko, yung itsura niya parang gusto niya nang matulog. Parang ganon. So, the best daw kung gusto niyo matry sa Mia Maison. Meron dito sa SM South Mall. Sa ATC. So, ayan guys. And then, next naman, itong favorite ko ngayon, yung style haul na mirror. Mirror siya, guys. Ayan, mirror. So, gustong-gusto ko to kasi una, akala ko nung umatanda ko ng style haul party nung day na. Parang ano siya? Pin. So, hindi pala. Pagtingin ko, ay, mirror! Ang ganda! So, natuwa ako. Wala lang. Super tuwa talaga ako sa mirror na to. Kasi ang liit and super handy niya. Kahit saan mo talagang pinagdalhin. Handy nga, di ba? So, yon. And then, next naman sa... Nawala yung isa ko. Pero, meron akong pencil na color white and black nito. Binili ko to sa Korean store. Ang ganda niya kasi 88 pesos lang siya or 80 pesos lang. Sobrang ganda niya na in talagang white kung white siya. Inyong black, black kung black talaga siya. Tinggamit ko ngayon. Naka-black eyeliner ako. So, maganda siya guys. And then next naman sa kilay ko, yung gamit ko ngayon is yung Rimmel London. Hindi ko alam na Rimmel pag to. Kala ko from Australia lang siya. Kala ko Australia brand lang siya. Bigay to ni Perky Hazel 002. Kahit hindi na ako mag brow mascara, okay na siya kasi okay yung color niya. Okay naman sa hair ko. Gusto kasi medyo dark brown din. Pero ito kakaiba to talaga yung Hazel na to. Kasi ano siya eh, brown siya. Pero pag parang dark brown siya. Pero pag nilagay mo sa kilay mo, siguro depende din sa pag-a-apply. Pero guys, sobrang ganda nito as in. Kaya tinitipid ko siya kapag nag-video lang ako ginagamit kasi hindi na ako nag-eyebrow mascara. And then next naman, syempre yung favorite ko lagi, Monopad. Yung gamit ko kapag umalis kami ni Heinz. And hindi ko masyadong katulad ng lipstick kasi hindi ako naka-red. Pero parang lips to lips, diba? Super gusto ko to. Bigay to sa akin ni Mama. Binili niya ako sa Divisoria nung pumunta kami last month ba or 2 months ago. So, ayan. And then, next naman, syempre, hindi mawawala yung concealer ng Naturaktor. 140 and 130. Gustong-gusto ko sila i-combine kasi maganda sa pang-eye bags mo para ma-hide. Kasi Naturaktor, the best talaga na concealer to. As in, the best. And super-duper tipid niya, guys. And then, syempre, sa primer, lately, gamit ko yung Egg 4. Or kaya, yung Urban Decay ko na dalawa to eh. Isang pang pore, isang pang brightening. So, the best talaga. Depende rin sa pupuntahan ko kapag ginagamit ko to. And syempre, ayoko rin masayang na tipid ako ng tipid tapos masira na lang. So, ginagamit ko talaga siya guys. And then sa powder, sa yung Pixie, hindi ko makita yung white kung asa. Hindi ko alam kung nasa na siya, pero nandiyan lang siya for sure. Pero mas gusto ko to kasi sa white kasi mas full coverage. And makeup cake talaga siya. I mean, maganda yung coverage niya. Hindi talaga siya oily kahit sobrang tagal na sa face mo. Mas gusto ko to kaya sa white. Yung white pang ano, dyan ko na. Pero ito kapag nail, pwede rin siyang gamitin kapag matagal ka sa labas. Promise guys, maganda siya. And yung last naman, syempre yung contour kit na Anastasia. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce na Anastasia or may iba silang pag-pronounce. Pero sa akin, Anastasia. So, Anastasia Beverly Hills. Sobrang ganda nito guys. Kaya, una ayokong gamitin. Pero naisip ko baka masira lang, diba? Or ma-expire, sayang naman. So, ginagamit ko lagi tong dalawa. Pang face ko, pang dito, pang contour, and yung sa nose ko dito. Tapos yung highlighter niya, and then yung yellowish, nalagay ko siya dito kapag medyo may pupuntahan ako. Pero kung dyan lang, dito na nilalagay. Basta pag may mga pupuntahan lang ng pamatagalan or talabas lang. Pag may lakad or imimit. So, yun. Pero sobrang ganda talaga nito, guys. Bigay lang dito sa akin. Kasi alam ko medyo price ito. But super duper thank you, Abby Klatz, sa pagbigay sa akin ito. At hindi ka nang hinahandigay sa akin. So, thank you so much. Ayan. Yun lang, guys. Ito yung mga favorites ko. And yun lang, guys. Thank you so much for watching. And next month na lang ulit. Babush!